Ayan, welcome back muli mga kasangga at kumusta po ang lahat ng Waynas, mabuti pong kalagayan. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga ginagawang videos. At ngayon naman po ay gagawa naman po tayo ng isang panibagong reaction video. At ito ay grabe ka interesting mga kasangga, ano? Na di umano itong nangyari kay Jubiling Galieno na naging kalansay sa loob lamang ng 18 days ay ipapasok na sa Guinness Book of Record. Ayan mga kasangga, para sa atin po ay masaya po tayo kung may mga nangyayari sa Pilipinas na maganda at pumasok po yun sa Guinness Book of Record. Proud po tayo dyan. Pero dito po sa nangyayaring ito, itong kay Jubiling Galieno na sa 18 days naging kalansay, ipasok sa Guinness Book of Record, eh kakahiyan po ito sa ating bayang Pilipinas, di ba mga kasangga? Grabe po ito mga kasangga. At ito ang ating pong pag-usapan ngayon, no? Kasama pa rin po natin si Sir Tommy Abili. Ayan, at panoorin na natin itong video para ay malaman po natin kung ano po ang masasabi ni Sir Tommy Abili dito po sa sinasabi na ipasok sa Guinness Book of Record ang 18 days kalansay. Ayan. Ang daming nangungutong, ha ha ha, mga manluloko. Dati mga turista niluloko nila. Kawawa naman mga Amerikano, mga tourist dyan, kagaya nangyari sa mga kasabahan namin. Porkit wala silang alam, abay sinasamantala ng mga agency. Oh, nakakahiya. Grabe talaga mga kasangga, ang pangyayari sa Palawan, pati mga agencies ay iwan. Iwan ko ba kung bakit ay lalong lumaganap ang mga ginagawa dyan na panluloko. At ito na naman mga pariner ang kanilang tinatarget. Ayan, grabe ito mga kasangga. Bakit ay wala bang mga opisyal dyan sa nasabing lalawigan ng Palawan at hindi po nila pwedeng makontrola ang mga ginagawa po dyan sa nasabi pong lalawigan? Grabe na ito mga kasangga, no? Ang mga ginagawa nila. At kakahiyan po ito sa atin bilang isang Pilipino na may mga pariner po na niluloko sa kapwa natin Pilipino. Grabe ito mga kasangga. Sana po ay maaksyonan po ito at mahinto po ang gawain ito na lulukuhin po itong mga pariner. Dahil ay hindi lang po ito kakahiyan sa Palawan, kung hindi sa buong Pilipinas po ito. At pati na rin tayo mga Pilipino, baka ay makadikit lang tayo na mga pariner ay isipin na nila na lulukuhin natin sila, di ba mga kasangga? Mahirap po kung ganito po na patuloy po na ginagawa dito sa Palawan at wala man lang po na mga opisyal na nag-aksyon dito o mga PNP dyan o mga NBI, di ba? Dapat po ito ay mahinto na ang mga panlulukong ito. Ayo mga agency ha, itaas mo konti. Sinasamantala ng mga agency ang mga yun turista. Hoy, nakakaya kayo. Wala na nang masyadong wala nang nagpunta sa Puerto Princesa. Ay, dinanakawan nyo pa, dinataga pa ninyo, kinukutungan nyo pa, kakahiya kayo. Parang wala atang namamahala dito. Magtungo sila ng, magtungo naman sila ng El Nido, eh baka wala din price control doon at wala din ano. Dapat mayroong control, lalo na sa mga turista, sa mga dayuhan. Mga tricycle, dapat mayroon silang permanent tarifa. Tama. Hindi yung samantalahin ang mga turista. Ano, sa totoo lang, ang iba kasi tingnan mo, kahit anong klase pananamantala nila, hanggang ngayon, eh parang uod pa rin. Gumagapang pa rin sa lupa. Karma ang inabot ng mga yan. Totoo. Hindi lang magtrabaho ng parihas. Okay, ito naman. Mami Milay Kitchen, Sabah. Sa Sabah, Malaysia sila. Salamat! Salamat, Mami Milay Kitchen! Uy, sarap ng Mami Milay nila Kitchen, ha? Sabah, Malaysia yan.
Mirkat Chapia Mateo, Sir Tommy, good morning mga kabigwas. Hello. Salamat po. Okay, sige, taas mo lang. At ito naman si Xiaomi Tina Lazardo, watching from Shanghai. Good morning, Bigwas Tommy Abili. Ang ating pula pong ano, ay balik lang natin. Ang ating pula pong topic ngayon ha, ang topic natin. Tingnan natin ang topic natin ha. Hinaing ng mga residente ng barangay Sumalo, Hermosa, Bataan na pinabayaan ng inutil na opisyal ng lokal na pamahalaan. Ay kailangan pa bang isumbong sa bigwas ng Palawan? Kakahiya kayo, mga inutil kayo dyan. Mamaya tatalakayin po natin at mapapanood ninyo ang mga kalagayan ng mamamayan dyan po sa barangay Sumalo, Hermosa, Bataan. Okay. Ganun naman ang pangalawa natin, mamamayan, pinag-iingat na sa lumalaganap na panghihingi ng pera at pangako ng grupong federalismo. Oh, kulang is yan. Ha? Federalismo na magbigay ka lang ng pera higit 1,000, may pwesto ka na sa baryo. Ha? Ayos! Oh, ayan ha! Atin pong tatalakayin yan. Balik muna tayo sa mga opinion natin babasahin. Sabi naman ni Richard Dasmariñas, wala na talaga pupunta sa Puerto kasi 18 days lang kalansay na ang tao. Nasa Guinness of Record na. Kaya dahil sa Jubilant case, kita nyo, ayos talaga kayo ano, mga suko, mga pulis na involved dito. Hindi kayo nahihiya na ipasok na sa Guinness of Book of Record na 18 days ang patay na tao naging kalansay, tuyo pa ang kalansay, mga ungas. Kakahiya kayo. Pag ginagaygay sa history, 18 days, Guinness Book of Record, kalansay. Saan nangyari? Sa Pilipinas, saan sa Pilipinas? Sa Palawan, saan sa Palawan? Sa Irawan, sinong mga police involved dito? Nakakahiya kayo sa saling lahi ninyo. So ayan no mga kasangga no, kung ito po ay mangyari no, na mapasok sa Guinness Book of Record itong nga nangyari no, na itindis naging kalansay, imbis proud tayo dahil ay pumasok sa Guinness Book of Record, eh kahihiya po ito sa atin bilang mga Pilipino, di ba mga kasangga? Dahil ibig sabihin po, kung ito po ay makapasok dito po sa Guinness Book of Record, eh nangyayari po ito, isang kalansay na 18 days lamang, eh sa Pilipinas pa lang. Diba, nakakatawa po na pangyayari na 18 days naging kalansay. Diba? Tama po ang sabi ni Sir Tommy Abili. Hindi ba nahihiya itong mga nag-iimbestiga dito na 18 days lamang ay naging kalansay na ang nasabing bangkay na di umano ay kay Jovelyn Galino? At pinaniniulaan naman ng pamilyang Galino. Grabe nakakatawa mga kasangga no? At paano po nangyari na ito pong pamilyang Galino ay biglang naniwala na yung pong kalansay ay kay Jovelyn Galino? Nasa loob lamang ng 18 days. Siguro sa atin sa mga kababayan dyan sa Pilipinas ay kung may naniwala man, iilan lang siguro. Karamihan po ay hindi po talaga naniniwala na yun pong kalansay na yun ay kay Jovelyn Galino. Diba mga kasangga? Sa mga ginawa ko ng mga vlogs ay sinabi ko nga na itong pangyayari na ito ay ngayon lang po ako nakarinig no, na may ganun po na 18 days naging kalansay. Kaya nga siguro ay napag-isipan po ito sa Guinness Book of Record na ipasok
dahil nakakaiba po itong pangyayari na ito. Dahil yung kung sa mapasok sa Guinness Book of Record, yun pong mga kakaiba po na mga pangyayari. Yun po ang kadalasan po na mapasok po sa Guinness Book of Record. Pero ito po ay kung mapasok man ay kakahiyan po ito sa bansang Pilipinas. Hindi lang po ito sa Palawan. Sa buong Pilipinas po ito. Dahil malalaman po ito sa buong mundo. Actually, nalalaman naman ito sa buong mundo. Dahil nga ay dati may mga pariner din na nag-cover dito no, sa pangyayari pong ito na 18 days naging kalansay. Pero mas lalo pa po tayong mapahiya kung ito po ay mapasok sa Guinness Book of Record. Ano kaya ang masasabi dito sa pamilyang Galino? Eh, proud kaya sila na maipasok ito sa Guinness Book of Record. Ang nangyayari na naging kalansay po itong kanilang pamilya, kanilang kapatid, anak, di ba? Grabe ito mga kasangga, no? Kung ito po ay mangyayari talaga. Pero may posibilidad po na mangyayari ito dahil nga ito po ay nakakapagtaka po na pangyayari na sa loob ng 18 days ay naging kalansay. At may DNA test po na ginawa dito, PNP at NBI. At positibo no, sa kanilang DNA test. Na yun ngang kalansay na natagpuan po. Eh, kay Jubiling Galino. So, di ba? Actually, hindi naman natin kina-question yung mga DNA na ginagawa po itong PNP at NBI. Dahil ay dinala nga yun sa kanilang mga laboratorio at doon nila nitest yung pong kalansay na sabi ay kay Jubing Galino. Pero kung may mga ginawa po na mga alam na natin, eh pwede po mangyari na positive po yung pong result. Diba? Lalong-lalo na kung hawak nila talaga si Jubiling Galino. Kahit anong test po dyan, pagka sila po ang mag-test ay talagang positibo po yan. Dahil silang hawak kay Jubiling Galino, diba? Pwede po sila kumuha kung anumang gusto nilang kunin kay Jubiling Galino para dalhin po at maisama doon po sa DNA test na ginagawa nila. Diba? Ganun po yan mga kasangga. Sa akin pong opinion, no, ganun po ang nangyayari dahil hawak nga nila si Jubiling Galino. Kaya kung kahit na i-third DNA pa yan at sila pa rin ang gumawa, positive pa rin yan. Ganun pa rin po ang kalabasan dyan. Di ba? Kung paano po yun ito ginagawa. Grabe talaga, no? Ang nasa likod dito ay masabi natin na talagang ma-influence ang tao. At para bang nangyayari ito katulad kay DJ Bantag, no? Nari ba? Si DJ Bantag din po ay ginawan po ng kahit na ano po ang kanilang maitatanim na ebidensya para bandiin po nila si DJ Bantag. Ganun po ang ginawa nila dito kay Jubiling Galino. Para lang po ay mapatunayan, mapaniwala ang mga tao, ginawa po nila ang lahat ng paraan. Di ba mga kasangga? Yun nga ang sabi, pagka pira na ang kumilos ay talagang mangyari po ang gusto nilang mangyari. Basta pira na ang kumilos, di ba? So kayo mga kasangga, ano yung masasabi dito sa ating narinig na ito ay ipapasok sa Guinness Book of Record? Sang-ayon ba kayo itong mga kasangga? Please comment sa ating comment section mga kasangga.
So yan no, at hanggang dito lang po muna tayo at maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga ginagawang videos at see you po sa next video ko. Happy New Year po sa lahat. God bless.